ating ikatutorial sa video ito na inyong mapapanood. So, ang mullet ay nababagay po sa mga bata or ninuman na gustong magpagupit ng ganitong klaseng gupit na mullet. Nakadepende lang po yun sa inyong mga buhok. So, ang video ito ay ang ating haircut tutorial ay mullet fade. So, ang ginagawa ko ay inaayos ko yung kanyang top hair dahil para maayos po ang ating paggawa sa mullet. Ayan. So, ang plano dyan, yung kanyang bangs ay babawasan din hanggang kilay. Tapos yung long back niya ay stable lang po at hindi na po babawasan. So, ginagawa ko, inaayos ko yung kanyang top hair para maayos po ang ating paggawa ngayon sa mullet. Ayan po. So, panoorin mga katropa hanggang matapos para makita ninyo ang simpleng gawa pero napakaangas po. So, ang mullet ay mga karaang gupit ito nung mga panahon na tinatawag na long back. At muli na ngayong pinapauso. So, ang una kong ginawa ay gumamit po ako ng guard number 2 close blade. So, dyan lang po sa kanyang taas ng kanyang patilya ang ating ipipid ngayon. So, ang sumunod, gumamit na ako ng guard number 1 close blade. Ayan, kung saan yan po yung pinaka guideline natin para sa feed. Ayan. So, ang sumunod, trimming yung kanto niya para mawala na yung nakausling buhok dyan sa kanto. Ayan. So, maintain lang po ng ating suklay kung saan ang ating puputulin at ititrim. At gamit ng ating clipper. Ayan. So, okay na. Ngayon, gumamit na ako ng guard 0.5 close blade with combination no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay para sa blending ng ating fade, ng kanyang mullet fade. Ayan po. So, napakintab natin ngayon, napakislap or napakintab natin yung kanyang mullet fade. So, ang mullet ay estimated natin na sa upper patilya lang niya. Dahil kaskasin natin yan, ayitin natin mamayan pababa. So, ganyan lang po ang mullet. Halos sa patilya lang po ang ating fade. Mula doon sa kaliwa, ganun din dito sa kanan ang ating proseso. Gumamit ng guard number 2 close blade. Ayan, estimated natin ngayon na mullet ang ating kalalabasan sa ating ginagawa ngayon. So, ang sumunod, guard number 1 close blade sa baba lang ng dinaanan ng guard number 2. So, ang sumunod, yung 0.5 guard close blade with combination no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Ayun po, para sa kanyang blending, magandang feed. Yan. So, ang sumunod, nag-trim na po rin ako ng kanyang upper fade. Yung ating kanto, ipi-play natin yan. Ayan. So, ganun lang po mga katropa kasimple. Kung saan nakikita natin na dapat ayusin gamit ang mga kung anong gamit na pwedeng gamitin doon ay gawin po natin para sa kaganda ng kanyang gupit. So, ang sumunod ngayon ay ginawa ko na ng shape line sa noo para magkaangas at magpantay. So, itong kinukuha ko ay balahibong pusa. So, first time niya magpaayad sa noo. Dahil first time niya rin magpagupit sa akin dito ng mullet. So, pinaghaba na ng araw or humaba na yung buhok niya sa haba ng lockdown. Kaya stable yung mga kids sa bahay lang. So, ngayon lang po sila na pwedeng magpagupit. So, ganun lang po. Papantayin lang natin yung shape line niya sa noo. At saka i-detail natin yung kanyang fade para sa pag-ahit mamaya ay hindi na po mahirap. Ayan. So, ganun lang po mga katropa. So, mayroon ng konting hawi pero maayos natin mamaya. Ayan. Ayan. So, panoorin na lang po mga katropa sa mga ginagawa ko.
para masundan po ninyo. Totally itong maulit cut ay napakasimple lang po mga katropa. Pero kahit ganun pa man ay kailangan pa rin natin yung focus at konting ideals sa mga manggugupit or mananabas na inyong iniidolo sa larangan ng paggupit. So, siyempre gumamit po ako ng tubig para sa pag-ahit natin. Lagi pong tandaan mga katropa na laging bago po ang ating blade para matalas at hindi masakit. So, be careful lang po sa pag-ahit para hindi po masugatan. Lalo-lalo na yung mga bata dahil critical sa pag-ahit, lalo na pag matalas ang ating blade. So, konting sipyat lang o sablay or ano pa man dyan ay pwedeng masugat ang bata, kaya mag-ingat po lagi. At timingan po ang bawat ng kanilang mga kilos or galaw, dahil hindi natin alam yan, bigla na lang nagalaw. Kaya maingat po tayo sa bata pag bata ang ating ginugupitan. Ayan, so sundan lang po natin yung kanyang ang ating pattern na ginawa para maayos po ang ating pag-aahit. Ayan, so totally mayroong konting siyang outline sa taas ng tenga niya, konti lang para mas lalong umaga siya at pulido tignan. Ayan, i-shave natin ng singpa shaver para masalo makinis. So inaayos lang yan mga katropa, yung mga konting mga dark spot or mangitim-itim. Ayan po ang ginagawa natin ngayon. Ayan. So kung mayroon kayo nakikita ang mga dapat ayusin dyan, kung anong nararapat na mga tools natin, ayan po ang gamitin natin para maayos at pulido tignan ang ating mga gawa. Ayan. So maingat po tayo lagi mga katropa, lalo na pag mga bata ang ating ginugupitan, dahil hindi natin alam ang kanilang mga kilos. Dahil sila ay bigla na lang yung gagalaw na hindi natin alam. Bata kasi. So ganyan lang po mga tropa, inaayos at inaayos na lang para sa ikapulido ng kanyang gupit. So itong batang ito ay medyo makulit siya, medyo malikot kumbaga. Pero ganun talaga ang bata. Okay lang yan dahil bata naman. Ang mahirap kasi pag matanda tapos malikot. Yun lang. So ngayon ispray natin kanyang taffy para ayusin natin. Ayan, so inaantok pa. Napakapoging bata. Talagang bagay na bagay sa kanya yung gupit na ito, yung mullet fade. Ayan, so gamit ng ating barber scissor na size 8 para sa trimming. So ganyan lang po mga katropa ang simpleng pag-trim. So nag-change scissor ako, yung size 6, kasi mas delikado kung mahaba ang ating gagamitin sa bata dahil napakatulis. So una akong ginawa dyan ay pinantay muna ang kanyang bangs bago yan i-trim natin ng clip trim or para pausli-usling trim. Ayan, para directly pantay na. So ganyan po mga sikreto ng pag-trim para mabilis ang gawa. Ayan, so dito mga katropa sa mga gawaang ganyan ay kahit pa paano ay may makita kayong mga ideal kung paano or paano gawin ang mullet pit na pati yung bangs ay kasali sa pagporma. Ayan, so papagandahin na lang yan yung kanyang top hair, yung bangs, para maganda yung pagka-usli-usli ng buhok. So panoorin yung mga katropa. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa trimming top hair niya para pagandahin na lang ito. Yung mga nararapat putulin ay putulin or i-trim natin para
sa ikaangas ng kanyang mullet cut. Ayan. Sa mullet na ito na gupit ay mula noon hanggang ngayon ay mayroon pa rin nagpapagupit ng ganito. Lalo na sa ibang bansa, napakaraming nagpapagupit ng ganito. Meron din dito sa atin na pinamodern natin, ginawang paint yung kanyang side by side na patilya para umangas. Kasi dati ang uso sa mullet paint na ito ay yung tinatawag nilang longback na may patilya siya. 17 or yung pantay patilya or pahaba. Ganun po. O sa mga kabataan noon, pag nagpagupit ng longback ay may patilya siya na diretso lang, hindi siya putol na may kapal na diuno na parang barbers lang. So yung sa mga matatanda noon naman, ang gusto nila sa longback or mullet cut ay pantay patilya or 7. Yun po yung mga uso noon. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, ang mullet paid haircut ay pinamodern natin, paid na siya, kumbaga white side hole na. Malayo ang kaibahan nun sa dati at saka sa ngayon. Dahil sa ngayon, pwede nang sabihin na gupit pogi ito. Sa mga bata, kung ayaw pagupitan or paiksian ang kanilang mga buhok sa likod, ay maganda po ang gupit na mullet paid dahil poging pogi. At uso ito sa mga kabataan na naglalaro ng mga bike or yung mga kabataan na naglalaro ng mga skateboard, yung mga pinapalipad nila yung mga board nila, ito yung mga gupit nila, naka-Japons pa. So maganda po yung ganitong klaseng gupit, lalo na pag tuwid ang kanilang mga buhok. So iba na rin sa mga kulot, mayroon din namang nababagay sa mga kulot. Magkaiba po ang diskarte sa kulot na buhok at tuwid na buhok. Mayroon pong kaibahan sa pagdiskarte paano magawa ang kanilang mullet cut. So ito po mga katropa na ating mullet cut para dito sa batang ito. So inaayos at inaayos ko na lang para mas lalo pang umangas. So napakapuging bata. Ayan. Maganda ang buhok dahil tuwid. Ayan. Trimming lang para sa mas lalo pang gumanda ang kanyang bangs. Ayan. So kung sino man ang mayroong buhok na mahaba at kung gusto nyo subukan o itry itong mullet cut, ay punta lang po kayo sa barbershop para madiskartehan natin ang inyong buhok kung paano natin gupitan ng mullet cut. So napapauso na po ito sa mga kabataan, ang mullet cut na ito. Ayan. So totally papatapos na po ang ating haircut ngayon. Ibo-blower natin para makita natin yung buhok kung pantay-pantay na ba. At may isaayos ang kanyang long hair. Ayan, ibo-blower natin dahil lagyan natin ng konting Clay-Doh para ma-hold konti dahil napakalambot. So itong pag-groom ko ay simple lamang po, simple lang po ito para mabigyan po konti ng design or angulo ang kanyang tough hair. Ayan. So sana mga katropa, marami kayo natutunan sa haircut tutorial kong ito na tinatawag na mullet fade haircut. So sana suportahan niyo po ang aking YouTube channel, paki-subscribe lang po at pindutin lamang po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload.
So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat po sa inyong lahat.